Okay, yung mga nagmamotor, eto, tutok lang po. Sa Quezon City, pinawalang bisa na ni Mayor Herbert Bautista ang ordinansa na ang utos ay pagsuot ng plaka vest, yung vest na may mga plaka ng mga rider. Pero sa Mandaluyong, nako, magiging epektibo na ang pagbabawal sa riding in tandem o magkaangkas sa motorsiklo. Wera kung malapit na magkamag-anak at kung magiging batas ang panukala ni Senator Tito Soto, baka tuluyan na nga ipagbawal ito sa buong bansa. Yun. Ayun. Sagot ka ba ito para masugpo ang kriminalidad? At sa aking sala, ang guest ko rito, si Mandaluyong City Mayor Benhur Abalos. Mayor, good morning po. Good morning, Igan, Susan, Atoy, at sa mga nanonood po. At sa akin naman sala, ay narito po si Ginoong Atoy Santa Cruz, Director for Administration ng Motorcycle Philippines Federation. Good morning po, Ginoong Atoy. Magandang umaga, Susan. At sa lahat ng nanonood, Mayor, magandang umaga. Lahat ng mga nakamotorsiklo. Okay. Oh, linawin na natin mula sa Mandaluyong. Pwede mag-angkas, wag lang magka pareho lalaki, parang ganoon ho. Opo, opo. Kaya paano mo pagsita doon, Mayor? Well, ifa-flag down po namin. Okay. Inuulit ko po ano, lahat ng babae pwede, mga bata pwede, in short, pwede po lahat, pero lang ang dalawang lalaki. Except kung lalaki ay magka-relasyon, anak mo. So, at tapos ano tatanong? kung hindi ho magkamag-anak o hindi ho sila mag-ama, ito yung bawal po. Bawal. Bawal, opo. At least ano, mapipigilan kung ano mang plano, no? O, kaya po namin ginawa ito. Kasi isang tingin ng police, kung makita niyang babae, oops, pabayaan na yan. Kung makita niyang bata, pabayaan na yan. To also help the police. Bakit? Kasi kulang po ang ating kapolisyan. Bakit ang babae ba hindi nagagamit na riding in tandem? Well, maaari, pero sa aming talaan, wala pong kaso pa as of now. No? 100% puro lalaki po ang gumagawa. Handa ho ba tayo na kung talagang criminal yung ipa-flag down? Kasi handa rin humamatay yung mga yun eh. Yes. Yung mga polis ba natin eh. Yes. Diba? Ganito pong ginawa namin sa Mandaluyong at nag-meeting na po kami ng kapolisyan. Kung may makita silang ganon, tatawagan ka agad yung mobile para nakaharang ka agad at nakasalalay ka agad. Okay. Kailan po epektibo ito? Sa katapusan po ng Agosto, August 30. Oh, Susan, anong reaksyon ng bisita mo diyan, si Atoy? Ang Atoy, ano reaksyon niya, mga Atoy? Malayong ikot pag inibasa mo Mandaluyong, ha? Una-una, marami kami mga kasamahan, ano? Number one, yung mga ibang member namin na yung mga aircon technician. Yan, Mayor. Hindi ko po pwede yan na hindi sila dalawa sa motor eh. Ah, may assistant. May assistant yan, tigabuhat aircon pag nagre-repair. So yan, isa sa mga problema. Ngayon dito, siguro, isa nung one time na magkausap kami ni General Sindak, ang sabi ko, miski na magkaangkas, babawal natin yan. O kaya, merong nakitang krimen ang isang civilian. Wala naman kaming tatawagan ng telepono. So kailangan dito yung... 117, di ba... Ivan, 117 years bago pa sagutin. No, talagang nakatakas na. For 6 years, panahon pa ni Jerry Barrias, hinihiling na namin yan talagang 4-digit na yan. Para miski na sino makakita ng krimen, meron tatawagan na mabilis. Sa cellphone. Then, quick response ng mga pulis na yung mga pulis ninyo dapat meron mga two-way radio. So, hindi kayo naniniwala na deterrent yung gano'n hakbangin gagawin sa Mandaluyong? Sa palagay ko, hanggat wala yung 4-digit number, hindi natin masasabing effective na effective eh. Siguro, kung mas mahiling ko kay Mayor, utusan na lang niya yung mga kapulisan na pag may nakitang dalawang magkaangkas sa motor na lalaki, babaen, kapkapan, pag walang barel, pakawalan. Kasi ang ayaw lang namin, ipe-penalize pa. Meron pang penalty yata eh. Pagka nahuli na hindi magkamag-anak eh. So siguro, Mayor. Linawin natin, Mayor, may ganun ba? Pag hindi magkamag-anak? Well, ulitin ko lang ho, ano? Kaya po namin ginagawa ito. It's 125 increase ang krimen ng riding in tandem. Sa inyo lang yan? O sa from 249 to 560 sa National Capital Region. Okay. Okay. At ang matindi, ang nauhuli, sa Metro Manila, 2% lang. Sa buong Pilipinas, 5% lang. Isipin nyo, ha, out of 3,020, 19 lang ang nauuli. So, you've got a deadly combination here. Ang sa akin po naman, sabi nila, Mayor, anti-poor yan. Hindi, pwede na yung babae kasi kalahati ng populasyon babae eh. Pinayagan mo na eh. Pinayagan yung bata, na. Pinayagan mo na rin eh. Kanya lang nga, dahil sa nangyayaring, siguro halos sabi nga ng police eh, 8 sa isang araw na mamatay sa riding in tandem. Ngayon daw, naging 5 na lang ang pinapatay, pero pa nilanakawan. So, drastic times calls for drastic measures. Ang sa amin lang, this is just an experimentation for 6 months. Tama po si kasamang Atoy, kailangan talaga natin ng police visibility. Pero ang problema,
ang ratio ng pulis ngayon is 1 for every 700 or 800. Yes. Ang ideal ratio is 1 for every 500. Yes. Uh-huh. Sa Mandaluyong, ang aming pulis ay 236 out of 1.2 million population. Mm. Daytime po ito. Mm-hmm. Atoy, sa grupo niyo ba, wala namang member na criminal na riding tank? Alam mo ngayon, Igan, ano, isa pa siguro kaya ko lang ibubukas dito. Oh, yan, sige. Mm. So sa pinakita ni Mayor, nakita mo yung taas ng riding in tandem. Na krimen, na involved. Ito, we consider na kasi kami, pagka nagme-meeting kami, nagkakaroon din kami ng forum. Okay. Nakita namin yan, magmula nung tinanggal yung drug test ng LTO, no? Nagkaroon ngayon ng maraming mga drug cartel dito sa loob. Kanya sabi ko nga, Mayor, tingnan ninyo, ano ba yung cost ng barila na yan? Labanan ho yan ng mga drug pusher, labanan doon sa mga area nila. Mm-hmm. Agawan ho yan sa area eh. Kanya loop, tumaas bigla yung mga riding in tandem eh. Tingnan niyo dito sa Quezon City, yung mga sabi nila, tricycle driver, bakit binaral ng riding in tandem? Pusher ho yung tricycle driver na yan. Mm-hmm. Then we have some information sa mga member namin sa Caloocan, yung mga barilan din doon, tsaka sa Pasay, nag-aagawan ho sa teritoryo ngayon, yung dalawang drug cartel, ang Chinese at tsaka ang Mexican drug cartel. Uh-huh. So yun ang dapat natin pagtuunan eh, kesa kaming mga rider. Oh, edi basta importante dyan eh, gumawa talaga ng hakbangin na makakatulong para masugpo itong riding tandem. Alam ko pa naman, pag riding tandem, umaasenso na yung may motor kasi may driver na siya. anyway, so... Pero lahat tayo rito, ang concern natin, siyempre, sa kabutihan ng lahat. Yes, may yes, mga kompromiso naman yan, pwede makita tayo sa gitna. Saka kayo naman, mga ato, siyempre, may mga ihahain pa rin kayong mga panukala, no? Ay, para yes, naman so, hindi naman kayo eh... May mga member kayo sa Mandaluyong. Meron. Naka-dialogue naman. Actually, gusto namin mag-dialogue natin. Okay. Mag-suggest din na mas magaganda. Mag-usapan natin. Pero maraming salamat sa pagpunta. Mandaluyong City Mayor Benor Abolos. At kay Ginoong Ate Santa Cruz ng Motorcycle Philippines Federation. Saan? At yan po ang sala ni Igan. Sala ni Susan, hindi pa tapos.